Masakit ang kanyang ulo na magising siya. Sinusumpa niya talagang alak at hindi na siya inuulit. Wala na siyang matandaan kung ano nangyari nung nalasing siya. Ang tanging tatandaan lang niya ay ang pag-alis ni Clara at ang kasunod noon, wala na siyang maalala. Nang idilat niyang kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa hindi pamilyar pala siyang kwarto. Siguro, isa ito sa mga kwarto ni Jimin. Kay ganda naman ang silid na to. Hindi mo akalain ang bahay ni na Jimin ay may kalumaang tingnan. May ganitong silid pala sa loob. Bumangon siya sa kama. Masakit pa ang ulo niya. Ito ba yung tinatawag nilang hangover? Hindi niya talaga inaasahang mararanasan niyang ganito. Niligpit niya ang pinagigaan niya. Nakakaya naman sa magulang ni Jimin. Dito pa talaga siya natulog at masama pa yung lasing siya. Nang matapos na siya, lumabas siya roon sa kwarto at laking gulat na lang niya na makita ang isang kasambahay na pamilyar sa kanya sa labas ng kwarto na to. Ha? Paano yun nangyari? Di ba nandoon siya dapat sa bahay ni Jimin? Wala sa mansong pinagtatrabahuhan niya? Tinignan siya ng kasamahan niya may pagtataka. Kilala niya ang kasamahan niya to. Ito si Fiona, ang pinakabagong maid dito sa mansyon. Kaedad niya rin to pero hindi sila magkasundo dahil masungit to. May isa pa itong kaibigan na bago rin sa mansyon, sila Fiona, ang palagi magkakasama. Bakit ka nandyan? Alam mo bang bawal pumasok sa kwarto na yan? Para lang yan sa mga bisita ng mga amo natin sa mansyon. Maid ka lang rito, hindi ka espesyal. Bungad na sabi nito sa kanya. Nakaramdam siya ng pagtataray sa salitang binitawan nito. Ha? Yun lang ang naging sagot niya. Hindi niya rin naman kasi alam kung paano siya napunta doon eh. Pagising pa nga niya, akala niya nandun siya sa bahay na Jimin. Alung ha? Tinatanong kita kung bakit ka nandyan sa loob. Ito ang unang beses na nakausap niya si Fiona. Matari nga talaga to gaya ng sabi ng ibang kasamahan niya. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi mo alam paano ka nakapasok dyan? Matari pang tanong nito sa kanya. Hindi niya talaga alam ang nang isasagot niya rito. Kaya naman hindi niya ito sinagot at umalis na doon. Narinig niyang may kung anong sinasabi pa si Fiona pero hindi pa niya naiintindihan dahil na rin siguro sa hangover niya na naging dahilan para sa sobrang sakit ng ulo niya. Patungo siya ngayon papunta sa silid nila para mag-ayos ng sarili. Nakasalubong naman niya si Clara doon malapit sa hagdan ng mansyon. Sofia, nakauwi ka na? Bunga ding tanong ni Clara sa kanya. Oo! Ah, mabuti naman. Ang nirason ko pala sa nanay mo ay sinabi ko may proyekto kayong ginawa kaya bukas ka na makakauwi. Pabulong pa nitong sabi sa kanya. Ah, sige Clara. Salamat pala ha. Sabi niya sa kanya pahabak sa ulo niya dahil sumakit na naman iyon. Hinding-hindi na talaga siya iinom kahit kailan. Yan, lagukin mo pang isang bote ng alak, Sofia. Natawa pa ito habang sinasabi yon. Oy, ikaw ha, ano yung miss sa kakrush-crush na binubulalas mo kagabi? Tukso nito sa kanya. Dahilan para pamulhan siya ng mukha. Hindi niya alam kung bakit nasabi niya ngayon na dahil lang sa alak na nainom niya kagabi. Parang sumanib siguro sa kanyang espiritu ng alak. Hindi yun totoo, dala lang yun ang kalasingan ko. Tanggi niya naman dito. Ay sus! Huwag ka nang mahiya. Promise hindi ko naman sasabihin kahit kanino. Bahala ka nga dyan, Clara. Sabi niya yon saka umalis sa gawin nito at tumungo papunta na sa din nila. Na nakaabot na siya ron ay agad siya nagbihis ng damit at naghilamos sa mukha. Medyo nawala na rin ang konti na ramdaman niya nang dahil sa malamig na tubig na damampi sa balat niya. Napilitan siya magtrabaho kahit masakit pa ang ulo niya. Nakakaya rin naman kasi sa mga kasamahan niya. Nandito ang senyorito? Ha? Totoo ba yung sinasabi mo, Manang? Kailan pa? Dinig niyang usapan. Parang may kung anong sayang naramdaman siya na marinig ang usapang yon. Sana talaga totoo ito. Oo, gulat nga rin ako na lumabas doon ang kwarto niya kanina. Hindi rin naman kasi ito nagsabi na babalik pa pala to. Sabi yun ni Manang Belen. Totoo talaga. Si Margos bumalik at andito siya sa mansyon. Lumapit siya sa gawin na nag-uusap. Manang Belen, totoo po bang narinig ko na dumating ang senyorito? Tanong niya naman dito. Ngayon niya lang din napansin na si Fiona palang kausap nito. Sinaman siya ng tingin nito. May galit pa sa kanya ang babae? Oo, Sofia. Hindi ko alam kailan ito dumating basta kaninang umaga. Lumabas ito tagalmusal. Napansin ko rin masama ang timpla nito. Galit ito. Sabi yun ni Manang. Ano pa bang pinagbago sa balitang yun? Kung palagi namang galito lasa mo ng lalaki, eh bihira nga lang ito magkaroon ng good mood eh. Ganun po ba, Manang? Eh kasi naman, may pa-feeling guest kasi rito, kaya ayan tuloy, galit ang senyorito. Nalaman siguro. Biglang sabat naman ni Fiona sa usapan nila ni Manang Belen. Nakatingin dito na masama sa kanya. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. Yan ba yung pangyayari kanina na kinagagalit ito sa kanya? Wala, Manang. Nasa tabi-tabi lang kasi dito sa mansyon. Baka marinig pa tayo. Pagpaparinig nito sa kanya.
Napayuko naman siya sa naging sabi nito. Hindi niya rin talaga alam paano siya nakapunta doon sa isa sa guest rooms dito sa mansion. Si Jimmy lang makakasagot sa kanya, pero Sabado ngayon at wala siyang schedule sa klase niya. Sa Lunes pa niya ito makikita ulit. Sino yung tinutukoy mo, Fiona? Naguguluhang tanong ulit ni Manang Bilin sa kanya. Wala, Manang. Saka ngumiti ito ng peke habang nakatingin sa kanya. Alam niyang peke yon dahil naramdaman mo talaga ang peke ngisin nito. Nakayoko siyang umalis mula sa upuan ng dalawa. Pinagpatuloy niyang ginagawa ngayon. Nautusan kasi siya maglagay mo rin ng mga kortina sa mansion dahil nagbalik muli ang among lalaki. Nang umalis kasi ito, itinanggal nila ang mga kortina na nararoon sa mansion. Nagtaka pa nga siya nang inutusan siya magbalik lagay daw ng kortina. Kaya pala, dahil bumalik si Margos na amo nila. Sophia, biglang tawag sa pangalan niya sa likod. Alam niyang si Margos yon base sa boses ito. Nang tingnan niya ito'y para nagtatalo ng kanyang puso na makita muli ito. Ano po yon, senyorito? Senyorito na muli ang tawag niya dito dahil baka maging paksa pa siya ng issue kapag makarinig sa kanyang isa sa mga katulong din dito. Nasa hindi pa naman kalayuan sa gawin niya sa naman ng Bilan at Fiona. Senyorito? Tss. Tila ba naiinis ito sa naging tawag niya dito? Do you remember something last night? Tanong itong kinataka niya. Anong last night ang tinutukoy nito? Ha? Ang alin po, senyorito? Inosente naman niyang tanong rito. Wala nga siyang matandaan kagabi dahil sa sobrang kalasingang naramdaman. Nothing. Never mind. Sagot ito at napansin din siguro nito sa ekspresyon niya na wala talaga siyang alam sa sinasabi nito. Sumunod siya sa akin, Sophia. Sabi nito kaya napatingin naman siya sa mga kortina na ilalagay niya sana. Pero okay nang ba, senyorito, na magpaalam mo na ako kay Manang Bilin? Kasi may naunang trabaho po kasi ako rito. Okay. Tipid at tamad na sagot nito. Manang Bilin, iiwan ko lang po muna ang trabaho rito kasi may pag-uutos po ang senyorito sa akin. Nilakasan niyang boses para marinig yun ni Manang Bilin na nasa malapit lang din sa kanya. Sige, Sophia, at si Fiona na munang bahala dyan. Sagot naman yun ni Manang Bilin nang marinig siya. Napatingin siya sa lalaki na ngayon pala'y seryoso nakatingin sa kanya. Okay na po, senyorito. Pwede na po akong sumama sa inyo. Sabi niya naman dito na kinatango naman ito. Naglakad ito papunta sa kwarto niya kaya nakasunod siya dito. Nang pumasok ito sa loob, pumasok din siya. Sinunod niya lang talaga ang utos ng lalaki na sumunod daw sa kanya. Nang nasa labas sila, inilock nito ang pinto gamit ang susi ng kwarto nito. Tumingin muli ito sa kanya. Sophia? Nagtataka siya sa parang pagsasabi nito ng pangalan niya. Parang ibang pagkakabigas noon. Ano po yon, senyorito? Naguguluhan namang tayong niya rito. It's Margus, Sophia. Pagtatama naman ito sa kanya. Sila lang palang dalawa kaya dapat sa pagitan nilang dalawa, pangalan ang itawag niya. Ay, oo nga pala. Ano nga palang dahil ng pagpapapunta mo sa akin dito? Diretsong tanong niya rito. Ngunit walang sagot ang lalaki. Tumitig lang ito sa kanya. Paparinisan mo ba ako, Margus? Teka, kukuha muna ako ng walis. No! Pagpuputol ito sa kanya. Eh ano palang gagawin ko rito? Baka may iba sigurang ipag-uutos ang lalaki. Nothing. Just stay here. Sagot naman ito. Ano daw? Mananatili lang siya rito at walang ibang gagawin? Kakaiba naman ang utos na yon. Ha? Naguguluhang sambit niya. I really miss you, Sophia. Sabi nito na kinagulat niya. Lumapit ito sa kanya habang maring nakatitig. Namiss siya ng lalaki. Tugdug, tugdug, tugdug. Muli yung tunog na yon ng puso niya. Kababa ito? Ito rin ang tunog na ramdaman niya nung unang ligan siya ng seatbelt sa kotse nito. Mas tumapit pa ito sa kanya dahilan para mapa-atras siya rito. Pero habang umaatras na rito, siya rin paglapit nito sa kanya. Hanggang sa umabot na lang siya sa pader sa kwarto nito at wala nang mapag-atrasan. Seryoso mukha nitong unti-unting nalapit sa mukha niya. Rinig niyang muling pagtibok ng puso niya. Ano ba to? Kaba? Hindi niya maipaliwanag ang heartbeat niya na ngayon naririnig na niya. Mas nilapit pa nito ang mukha nito sa kanya. Kinakabahan na talaga siya. Ano ba ang ginagawa ng lalaking ito sa kanya? Baka himatayin siya sa puso niya sa mga ginagawa nito sa kanya. Ang kaninang malapit na mukha nito sa kanya, mas nilapit pa dahilan para ilang pagitan na lang ang distansya niya noon. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Ibang klaseng titig na yon sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng titig yon, kaya naitulak na ng lalaki dahilan para malayo ang kanilang mukha sa isa't isa. Para siya nakahinga ng maayos sa nagawang pagtulak niya sa lalaki. Parang ang kaninang nagwawalang puso, unti-unti na rin nawawala dahil sa pagtulak niya. Margus, huwag kang ganyan. Medyo nauutal niyang sabi, pero laking gulat niya nang tumingin muli ang lalaki sa kanya
at dalidali siyang siniil ng halik nito. Natigilan sa sanagawang paghalik nito sa kanya. Parang ang buong katawan niya hindi makagalaw dahil sa halik nito. Makaraan ng ilang segundo, inihimalay din ito mga labi nito sa kanya. "Your lips taste like honey, babe," naging sabi nito habang may ngisi sa labi nito. Nahalikan niya mismo ang amo nila. Sa katapos na rin ang titulo niya bilang pretend girlfriend nito. Hindi na sana siya nito tinatawag na babe din. Naguguluhang napatiting muli siya sa lalaki. Pero siniil mulit siya ng halik nito. Pero hindi gaya kanina'y maalam nito at may halang pagpapersa. Dahilan para hindi niya mapigilan na mapatugon sa ginagawa nito. Maalab sila naghahalikan ngayon sa loob ng kwarto ng lalaki. Hindi na niya alam kung ano nangyayari sa kanya. Pero ang tanging alam lang niya, masaya at may maganda siya nararamdaman na magdikit ang labi nila sa isa't isa. Labis ang pabumula sa mukha ni Sophia na maghiwalay ang labi nila ni Marcos. Hindi na siya makatingin diretso rito. Gusto niya sana tumakbo sa kahihiyan, pero ang dalawang paa niya ay parang nagyelo. Hindi niya ito maigalaw. Napaiwas na lang siya ng tingin mula sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hinalikan ba naman siya ng dihamak na kakabalik na amo niya? "Sophia, look at me," sabi ng lalaki. Pero hindi niya ito sinunod. Hinawakan ni Margo sa mukha niya at pinaharap ito sa kanya. Nakatingin lang ng diretso ang lalaki sa kanya at hindi niya alam ano ang gagawin roon. "Sophia," sambit muli nito sa mahinang tono. Marahil na-realize siguro nito na hindi niya dapat ginawa ang nangyari kanina. "Sophia, hindi mo dapat ginawa yon," naging sabi niya. Wala silang relasyon, saka maid lang siya na mansyo nila. Kahit sang anguro tingnan, mali ang ginawa nila para sa kanya. "Why?" naguguluhang tanong nito. "Didn't you like it?" "Hindi sa ganun, Marcos. Sadyang mali yung ginawa mo. Amo kita at maid ako sa mansyo ninyo." "That's bullshit, Sophia," mura nito kaya napatigil siya sa pagsasalita. Matigas ang pagkakasabi ng lalaki at para bang pinapahiwatig nito na tumigil ka sa pagsasalita. "Pero Marcos, I'm going to kiss you again if you dare to open your mouth," saad ng lalaki, kaya mabilis niyang tiniklob ang bibig niya. Ramdam niyang hindi nagbibiro ang lalaki dahil seryoso ang mukha nito habang sinasabi yon. "Sophia, gusto kong sabihin sa iyo na hindi na akong batang Marcos noon na umalis matapos mong nireject at pag-aminin ang nararamdaman niya. I know what I am doing. I am the grown-up Marcos now." Tahimik lang siya nakikinig sa mga salitang binibitawan nito. Para siyang batang estudyanteng nakikinig sa teacher niya. "And whatever the consequences that I will be encountering, trust me, I will face it." Kahit nakikinig siya na marain sa sinasabi ng lalaki, hindi niya pa rin yun naiintindihan. Hindi naman siya mahina sa English, sadyang parang blanco lang talagang utak niya sa mga salitang binibitawan nito. "Ha? Ano ibig mong sabihin?" naguguluhang tanong niya rito. "Seriously, Sophia, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko?" Tumango naman siya sa naging sabi nito. Yun naman din kasi ang totoo. Hindi niya alam ang gusto ng ipahiwatig nito sa kanya. "Ikaw pa ba yung senyorito namin, Marcos? Nalilito na talaga ako sa mga inaasal mo ngayon. Kung hindi niya lang kamukha ang amo nila, iisipin niya talaga, ibang tao na ito. Hindi ito ang asal ng amo nilang lalaki. At higit sa lahat, alam niya hindi basta-basta nang hahalik ang amo nila. Ito ang ginagawa mo sa senyorito ninyo, Sophia. You have made him nearly lose his sanity." Hindi nga niya ito inano. Wala nga siyang ginagawa rito eh. Para ito nawala sa katinoan ng dahil sa kanya. Aalis na ako," sabi niya saka bumalikwas mula sa hawak nito. Aaminin niya, kinakabahan siya sa naging bagong asa ng lalaki. Para bang nag-iba ito? Nagbago ba ito nang umalis ito ng dalawang simana? Dali-dali siyang lumapit sa pinto, pero nakalak pala yon, kasi hindi siya makalabas doon. Sinubukan niyang pihitin mula sa redura pero hindi yun mabuksan. Being stupid again. Irap niyang saad kay Marcos. Hindi talaga siya makapaniwala ng lalaking palagi nagsasabi ng stupid ay nahalikan niya kanina. Ramdam niyang may papalapit na namang hakbang sa gawin niya. "I have the key. Mamaya ka na umalis dito sa kwarto ko," sabi nito. Hindi maaaring hindi niya kayang presensya rito malapit sa kanya. Naiilang siya sa lalaki lalo na sa nangyaring halikan kanina. Hindi na siya makatingin diretso rito. "Hindi pwede. Marami pa akong trabaho." Pagrarason niya rito at kailangan niya talagang makalis, kaya sana'y hayaan na siya ng lalaki. Total, wala naman siya ibang gagawin dito kundi ang magdusa lang sa kahihiyang nararamdaman kanina. "Isa pa rin ako sa mga amo, Sophia. You need to obey me," sabi nito. Napatigil siya. Narealize din niyang wala rin pala siyang karapatan na basta-basang susuwin to sapagkat ito ang amo niya. "Sige na po talaga, senyorita." "Ay, Marcos pala. Hayaan niyo na po muna ako umalis sa kwarto ninyo kahit ngayon lang." May halong pagmamakaawa sa boses niya rito. "So now you're calling me senyorito? Again?" Tila ba may halong pagkainis sa boses ito? "Hindi,
Hindi Margus, nasanay lang kasi talaga ako noon na yun ang tawag ko sa'yo. Did I made you scared of me, Sophia? Sumeryoso na naman ang mukha nito. Mabilis naman siyang umiling sa naging sabi nito. Pero ang totoo ay talagang hanggang ngayon, takot pa rin siya sa lalaki, lalo na siguro kapag nagalit to. Kailangan pa bang itanong yon? Kahit naman siguro umiling siya, obvious pa rin naman siguradong takot talaga siya dito. Are you really sure about that? You seem really scared of me. Baring natanong mo rin ito sa kanya. Oo, sige na, aaminin ko na. Hindi talaga ako komportable sa presensya mo. Takot pa rin ako sa inalan siguro kapag galit ka. Kaya paalisin mo na ako dito, please. Sabi niya naman dito. Umamin na siya at sana na may makinig na ito sa kanya. Baby, there's nothing to be scared of. I don't bite, unless if you want me to. Gulat siya sa naging sagot nito. Tawagin ba naman siyang baby? Kanina lang, babe. Ano naman kaya itatawag dito sa kanya? Baby, there's nothing to be scared of. I don't bite. Hindi niya talaga maintindihan ng lalaki. Umalis nang ito ng dalawang simana, nagkaganito na to. Napatingin siya sa lalaki. Seryoso pa rin ang mukha nito kaya agad siyang napaiwas ang tingin nang mapansin yon. Mabilis niyang kinuha yon gamit ang kamay niya. Ang susi, pero hindi niya inaasahan na yun rin ang paggalaw ng lalaki dahilan para ibang mahawakan niya. Sophia, you're touching my crotch. Sabi ng lalaki habang nakangisi, kaya dali-dali naman niyang kinuha ang kamay na naroon. Pinulahan na naman siya ng mukha ulit. Para na yung kamatis kung maikukumpara. Doble talaga ang kahiyang naramdaman niya. Una nang halikan siya nito, pangalawa yung nahawakan niyang di dapat sana niyang mahahawakan. Pinagdadasan na talaga ang lamunin na siya ng lupa. Sa pangalawang pagkakataon naman, kinuha niyang muli sa bulsa nito ang susi. Mabuti naman at nakuha niya iyon na walang ibang nahahawakan. Dali-dali naman niyang binuksan ang pinto at na makalabas naman siya, tinapon niyang susi sa loob. Bahala na talaga si Marcos sa pumulot noon. Bumaba siya papunta sa unang palapag doon sa mansyon. Hindi na niya talaga alam paano haharapin ang lalaki muli. Kung namiss niya ito ng mga nakarang araw, ngayon na may gusto niya itong umalis muli. Pinamulahan naman siya nung matandaan niya ang mga pangyayaring iyon noong halika nila at yung aksidenteng nahawakan niyang ano nito. Sophia, bakit parang ang pula ng mukha mo? May lagnat ka ba? Si Clara pala ang papalapit sa gawin niya. Wala akong lagnat, Clara. Na makalapit naman to'y hinawakan pa nitong noon niya para masigurong wala talaga siyang lagnat. Mainit ka, Sophia. May lagnat ka nga. Wala nga akong lagnat, Clara. Normal lang to. Wala naman kasi talaga siyang lagnat. Dala lang siguro yun ng kahihiyan na nararamdaman niya kanina. Magsabi ka ng totoo dyan, Sophia, ha? Nag-aalala talaga ako. Mukha ka kasing hindi okay. Baka sa hangover mo yan, hindi ba nawawala? Tanong naman ito. Unti-unti na rin namang nawala ang hangover niya na nakuha niya sa pag-inom ng alak. Konting kurot na lang sa ulo nararamdaman niya ngayon. Okay lang ako, Clara. Huwag ka na mag-alala. Unti-unti na rin nawawala ang hangover ko. Sige, Sophia, magsabi ka, ha? Kung sakaling di magandang pakiramdam mo. Ang swerte niya talaga sa kaibigan niya. Maalalahan na nga'y maalaga pa. Ibalik mo na nga yung pagmasiglahin mong mukha. Nagbalik ka naman, diba, ang senyorita? Na-crush mo? Tukso nito sa kanya. Gabi na ngayon. Wala na silang tatrabahuhin pa. Laki niya rin pasasalamat na hindi mag-cross muli ang landasan na ni Margus. Hindi dahil sa hindi ito nakasalubong niya o hindi ito lumabas sa kwarto niya, pero dahil yun sa pag-iwas niya sa lalaki. Iniwasan niyan talagang lalaki hanggang sa gumabi na lang. Nandito silang lahat ng mga katulong sa kusina dahil may anunsyo raw si Manang Belen. Importante raw ito kaya kailangan naroon silang lahat. Nakaupo siya ngayon sa isang maliit na silya. Katabi niya naman si Clara at ang nanay niya. Nasa kabilang gawin rin sila Fiona at isa pang kasamahan nito na nagbubulungan at sinaman siya ng tingin. Nakinig kayong lahat, si Manang Belen. Tumawag sa akin ng Don at Tonya ngayon. Parating na daw ngayon ang isa sa pamangkin nila dito sa mansyon para magbakasyon. Hala, wag naman yung pinsan ni Margo sa party sana. Baka mabuking ang pag-pretend girlfriend niya. Mahirap na. Pero baka naman siguro ibang pamangkin ng Don at Tonya. Sana talaga. Ano na lang kaya mangyayari? Nasa biyahe na raw ngayon yung isa sa pamangkin ng Don at Tonya. Paparating na rin yon kaya hihintay na lang din natin bago matulog. Narinig niya ang pagreklamo sa iba, mga kasamahan. Pero wala naman itong magagawa dahil yon ang utos sa mayordoma. Isang oras ding nakalipas bago may dumating na sasakyan sa labas ng mansyon. Nakaposisyon at nakalinya na rin sila malapit sa pintuan. Ito talagang ginagawa nila tuwing may bisita o mayroong amo sila sa mansyon. Napag-isip-isip din niyang hindi ba lalabas si Margus para salubungin ang pamangkin ng Don at Tonya. Mabuti na rin siguro yon para hindi sila magkita. Na makapasok naman ito, hindi niya nakita mukha nito dahil nakayuko siya. Magandang gabi po, sir. Sabay-sabay nilang bati.
Yon ang sabi nila sa namanang. Sir lang daw muna ang itawag nila sa bisita dahil hindi pa nga nila alam ang pangalan nito. Salamat sa inyo. Maganda rin gabi sa inyo. Magalang dinabati pabalik ng pamilya na boses. Narinig na niyang boss na iyon sa party na nagpretend siyang girlfriend ni Marcos. Ikinagagalak po namin ang pagbisita ninyo dito sa mansion, sir. Sabi ni Manong Belen sa bisitang lalaki. Dahil sa kuryosidad ni Sofia, inangat niya ang kanyang mukha para malaman kung sino yon. Laking gulat niya na makinala niya ito. Ang pinsan ito ni Marcos sa party, yung Gerson. Pinagsisihan niya ang pagangat niya ng mukha dahil nakita siya ng lalaki. Labis ang pagtataka base sa ekspresyon nito. Patay na talaga. End of the world. Nabuking na ang pagpipretend girlfriend niya kay Marcos. Sofia, why are you with them? Naguguluhang tanong nito. Napatingin kay Gerson ang mga kasamahan na katulong hanggang magpunta sa kanya mga tingin nito. Nagtataka siguro mga to kung bakit kilala siya ng kararating na lalaki. Patay na talaga. Hindi niya alam ang isasagot kay Gerson. Wala siya mahanap na rason. Blanko ang utak niya. Booking na talaga sila. Baka papagalitan siya ni Marcos dahil hindi siya nag-iingat. Sofia? Sabi muli yun ni Gerson. Kilala ka niya, Sofia? Sabi ni Clara na sa tabi niya lang. Wala talaga siyang maisasagot. Paano na to? Gerson, why are you here? Mula iyong boses sa likod nila. Si Marcos pala to. Tiningnan siya ni Marcos pero iniwasan niya lang ito ng tingin. Paano na to? Kailangan ko ng tulong. If I just knew that you're there, sana hindi na lang ako tumuloy sa alok nila. Si Gerson iyon. Totoo talaga siguro ang hinala niya. Magkaaway nga siguro silang dalawa ni Marcos. Halata niya talaga ang marinig nilang titigan sa isa't isa. Halata rin sa mga kasamahan niyang kasambahay na parang nagugulan sa nangyayari. Nagtataka siguro mga ito sa naging asal ng dalawa sa harap nila. You can go back to help Gerson anytime. Sabi ni Marcos na may kasamang mura pa. Yung kaninang alalala niya, sa hindi kanina ay napalitan naman ng kaba sa pangyayaring yun. Ano ba naman kasing dalawang to? Magkadugo naman sila. Ano ba kasing meron sa kanila? Ito lang siguro nakita niyang hindi titiklop kay Marcos. Mayaman siguro ito kaya kagaya ni Marcos, hindi siya natatakot sa lalaki dahil may laban siya. Umupo ito sa isa sa mga sila doon sa mansion. Si Marcos naman umalis din sa tinayon nito kanina. Pwede na tayo magpahinga. Magandang gabi pala sa inyong lahat. Sabi ni Manong Belen sa kanila. Sofia, bakit kilala ka ng bisita kanina sa mansion? Tanong ni Clara. Ha? Hindi niya alam ang sasagot dito. Anong ha, Sofia? Alam niya ang pangalan mo. Magkakilala ba kayo? Hindi ko siya kilala. Hindi ko ang alam paano niya nalaman ang pangalan ko eh. Tanggi naman dito. Ganun ba, Sofia? Nagtataka pa rin ako nung alam niya ang pangalan mo eh. Lumapit sa kanya. Bumulong sa tenga niya. Gwapo rin siya. Kasing gwapo rin senyorito. Pero mas gwapo pa rin talagang senyorito. Mahina lang yon pero klaro niyang naririnig ang mga salitang binibitawan nito. Kinulot niya ito sa tagilinan. Dahilan para mapaigta to sa kanya. Uy, ikaw ha. Lahat na lang ng lalaki sa paligid mo gwapo para sa iyo. Mahina niyang sabi dito. Uy, grabe siya. Humahanga lang ako eh. Hanga-hanga pa. Sabihin mo na lang na gusto mo yung tao. Ikaw ha, ipagsisiwalat ko talaga sa lahat. Na-crush mo ang senyori. Naputo lang sasabihin sana nito na may magsalita sa likod niya. Kaya napatingin na lang si Clara sa likod. Sofia, can I talk to you? Lumapit pala si Gerson sa gawin nila. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya bang oo o hindi. Wala talaga siyang alam anong irason sa lalaki mula sa pagpapanggap niya. Sofia, gusto ko raw kausapin ni Sir. Sabi ni Clara sa kahinawakan ng kamay niya at pinalapit sa gawin ni Gerson. Hindi pwede. Sagot naman niya rito. Pero hindi to nakinig sa kanya. Hinila siya nito paalis sa gawin nila ni Clara. Mga Demetri ba naman? Nilala siya nito malayo kay Clara at sa walang tao dito sa lugar na mansion. Sofia, can you explain it to me? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Ang alin? Tila hindi niya alam ang ibig sabihin nito. You're working as a maid at Marcos Mansion and you are his girlfriend, is that it? Sasabihin niya ba sa lalaki na wala naman talaga silang relasyon? Na humingi na ng paborito na magpanggap bilang magkasintahan silang dalawa sa harap ng mga tita at tito niya. Pero sa huli, pinili niyang hindi sagutin ang tanong ni Gerson. Ha? Hindi ko lamang sinasabi mo. Anong hindi alam, Sofia? Pinakilala ka bilang girlfriend ni Marcos sa bahay ni Tita Cleofa. I just wanna know what's really the matter between you two. I'm getting confused, to be honest. I just wanna know what's really the matter between you two. Sir? Bumuntong hininga siya. Si Marcos na lang po tanongin ninyo. Hindi ko po talaga pwedeng sabihin sa inyo eh. Sabi niya rito. Hindi kami close si Marcos. Kaya ikaw na lang sumagot sa tanong ko. Girlfriend ka ba talaga ni Marcos?
Tanong nito sa kanya. Umiling siya sa lalaki. Bahala na, yun din naman ang totoo. So, how you two come pretended to be couples in front of my aunties and uncles? Tanong mo rin to. Dapat po talaga si Margos ang tanongin nyo. Hindi po kita masasagot sa tanong na yan. Buo na ang desisyon ko. Okay, Sophia. Gumisi ito ng kaunti kaya kita ang makintab at pantay itong mga ngipin. I am just glad that you're not yet tied with someone. Pwede na po ba ako umalis, sir? May gagawin pa po kasi ako eh. Pagrarason niya para na rin makataka siya rito. Sure, anyway, thanks. Hindi niya alam anong pinagpapasalamat ito, pero hindi niya yun pinansin at nalidaling umalis doon. Lagot na. Alangan namang sabihin niyang totoong girlfriend siya ni Margos. Parang iba din naman yun pakinggan. Nagulat na lang siya nang may humawak sa kamay niya at tinala siya sa itaas. Malakas yun at nang lingunin niya ito ay si Margos pala. Margos, uy ano pa? Bitawan mo ko. Sabi niya rito pero hawak pa rin siya nito. Saka ay pinasok sa isa sa kwarto doon sa itaas. Hindi yun ang kwarto ng lalaki. Siguro isa yun sa mga guest room dito. Na makapasok sila ay binitawan din siya ng lalaki sa wakas. Sophia, what did you say to your son? Nakita niya pala sila nag-uusap kanina. Wala Margos, wala akong kahit anong sinabi sa kanya. Okay God, listen to me Sophia. Do your best to avoid him. Napatingin naman siya rito. Yun din naman ang ginawa niya. Sige Margos, alam ko naman yun para hindi mabuking ang pagpapanggap ko bilang girlfriend mo dun sa birthday party ng isa sa mga tita mo. No, that's not it Sophia. Eh ano pa bang ibig sabihin to? Just avoid that guy. You don't know him. You might fall to his charms to woman. Sabi naman itong kinagulo na naman ng utak ko. Ano bang ibig sabihin ito? Ha? Ano ibig mong sabihin Margos? Basta't iwanan mo siya. Are we clear? Sabi nito kaya tumango naman siya rito. Napatitig siya sa kaalis lang ngayong Sophia. Mabuti rin siguro umalis ito dahil baka hindi siya muli makapagpigil. Those tempting lips of her na para bang ang sarap talagang halikan ng paulit-ulit. That kiss recently gives him so much satisfaction. He can't get enough of just one kiss. He wants more. Ilang segundo rin na nakalipas, umalis na rin yung isang guest room. Pinasukan lang nila si Sophia kanina. Nakapag-desisyon siyang pumunta doon sa kwarto niya dahil malalim na rin ang gabi. Pero while on his way to his room, he accidentally bumped into Gerson. Bakit ito nandito sa mansion? He really hates this guy. Hi my cousin, how are you? Sabi nito sa kanya na magkasalubong sila. Shut up Gerson, we're not close. Sagot naman niya rito. Alam ko na palang sikreto mat ni Sophia. You two are really not together, right? Naramdaman niyang inis sa sinabi nito. They're not together for now but will be soon. Are you 100% sure of that, Gerson? Karalating mo lang, hindi mo pa alam ang lahat. They really hate each other since they were kids. Nothing new. Oh, Margos, Sophia was the one who told me. Sabi nito sa katumawa pa. Really? And you believe her? Siya na naman ngayon ang tumawa kaya tumigil to. What do you mean? Alam at ramdam na ramdam niya talaga ang pagka-interes itong pinapakita kay Sophia. He could feel it na gusto rin ito sa Sophia simula na makita niya ito. He can tell in the way he stares at her in the party and in the time when he just arrived in here recently. Let's just say, we just keep it as a secret between the two of us, Gerson, and we don't want anyone to know about it. Gumisi siya ng konti para maasar ito. She'll just go to my bed stealthily if he didn't know. Kahit hindi yung totoo, yun ang sinabi niya kay Gerson. Para tigilan na ito sa Sophia. She is only for him and he don't like sharing. As if maniniwala ako dyan sa sinasabi mo, si Gerson. Hindi naman kita pinipilit na paniwalaan yon, but that's really the truth. Gumisi ulit siya. Tingnan lang natin kung hindi tumasar sa kanya. Siya naman din parating na nanala sa mga away nila ever since. If that were really never true, then I would just steal her away from you, Margos. Hindi pa nga pala sila ni Sophia. Aagawin na siya nito. He would never let that happen. That will be impossible. Then that means he'll be facing that too. Banta niya rito at hindi is really serious with it. I am not scared, Margos. I did not ask you to be scared. Mabilis na sabi niya rin dito. You're not as rich as me, Gerson. You're not as powerful as I am, kaya huwag na huwag mo akong kakalabanin, knowing that you're already lost in the first place. Pagmamayabang niya rito. Pero ang pagmamayabang niyang sinabi rito, may halong katotohanan rin. You may be richer and powerful than I am, Margos, but you don't have a good attitude. Mas mabait pa rin ako sa'yo. Sabi nito, saka siya umalis. That world feels like a knife that just stabbed him. Itanggi ba niya iyon o hindi, narealize din niyang totoo nga ang sinabi nito. His kindness act from his whole existence can only be counted. Ano mangyayari sa tagpong ating iniwan?
Masisira kayang relasyon nila ni Marcos sa pag-amin niya kay Gerson na wala talaga silang relasyon ng binata. Ano ang gagawin niya? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata.